I am Teacher Froy, and welcome to my channel. Gumawa ako ng sarili kong website, yung froyscorner.com. So I like keeping files kasi it makes my work easier. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi kang updated. So today, ang magiging content po natin is about what is in my laptop. Familiar sa atin yung bag raid, di ba, na ginagawa ng mga artista. Pero sa akin, I'm just an ordinary person. I would just like to share what is in a typical teacher's laptop, di ba? Ano nga ba ang meron usually sa mga laptop ng mga teachers? Ako, personally, if I will be given a chance, no, kung halimbawa mahawakan ko ang laptop ng isang workmate o ng kahit isang friend lang, gusto ko talagang makiusyoso kung anong makikita dun sa laptop niya. Kasi parang for me, laptop today is mahihahalin tulad sa bag or sa parang kwarto natin ba, na it keeps a lot of things that would actually describe the kind of person that we are. Diba? Kung ano yung laman ng laptop mo o laman ng cellphone mo, yun ka. Parang it would really describe you as a person and maybe as a teacher as well. Ano nga ba ang nandyan? So, isishare ko sa inyo ano nga ba ang meron sa laptop ko. So, let's start. Dito muna tayo sa desktop. Ito, sasama ko yung mga yan. Meron akong Word document dito ng WorkSced. Laging may logo dito ng DepEd, ng SSG, at saka ng school ko. And yung black kasi ginagamit ko yan sa video editing. Itong mga to naman, itong mga logo, ginagamit ko lagi yan sa mga documents. Kaya nakasteady lang yung mga yan. Ito, sasama ko rin yan. Yung mga yan. Ito lang yung gusto kong i-highlight dito. Meron akong shortcut ng vlog tools kasi nga nagsistart ako ng vlog ko. Meron akong shortcut folder ng folder for work-related documents. Yan. May shortcut siya dyan. Meron din akong shortcut for Makabayan IM. Siyempre, buhay natin ang IM. Meron ako nyan. The rest, dito ko nilalagay sa taskbar. Nandiyan ang video pad, OBS Studio, of course, yung mga Microsoft tools natin. Yan. So, let's move on. Mag-open tayo ng folder. Tingnan natin ano ang meron sa documents. Ayan. Walang siyang laman, no, actually. Bakit? Kasi kung titingnan natin dito sa this PC, kakaunti lang yung memory na naka-alat sa disk C, 237 gig lang. Tapos sa disk D, nandoon yung mas malaking memory, 931 gig. So, hindi ako nagsisave ng mga documents sa disk C kasi napupuno na siya. So, nandito lahat sa disk D. Kaya ang ginagawa ko, yung mga importanteng folders, ginagawan ko na lang ng shortcut sa desktop para doon ko siya i-access. Balik tayo dito. So, basically, walang laman yung documents. Andito lahat sa disk D. At paubos na rin pala, no? Kasi nandito rin yung mga files ng asawa ko. So, merong folder dyan yung asawa ko. Of course, hindi pwedeng galawin yan. Ano itong 4POP? Ayan, sa asawa ko rin yan. Ang sa akin dito ay yung sa Froy Froy. Nagpalit na kasi ako ng laptop. Nung bumili yung asawa ko ng bago niyang laptop na hindi naman niya laging ginagamit, di ako nang gumagamit, di ba? So, dahil doon, lahat ng mga files ko sa isang, sa dati kong laptop, nilagay ko sa isang folder. Kaya dito siya ngayon sa Froy Froy. Meron din itong Huawei backup. Andito lahat ng mga pictures dun sa dating cellphone ng asawa ko. Ayan, sa asawa ko rin yan. So, bawal yan. Ito sa akin to, itong songs. Mga dinownload kong kanta lately. Pag gusto ko lang ng sariling mundo sa work, magsusot ako ng headset. At yan yung mga gusto kong pakinggan, mga kanta ni Tony Gonzaga. Kasi gusto ko yung boses ni Tony Gonzaga. So, buksan natin si Froy Froy. Andito yung folder ko for work, Bakaking. Anong meron sa Bakaking? Siyempre, usually naglalagay ako ng folder dyan per school year or gumagawa ako ng folder sa lahat ng mga files na ginagawa ko in every school year. Kaya lang, recently, na-reformat ko yung laptop ko at nakalimutan kong backupan yung files, di ba? Problema ko talaga yon na recover ko naman yung ibang files pero hindi pa ako nagkakaroon ng oras na i-rename sila. Pinagawa ko sa kapatid ko pero hindi niya tinapos. So, tinan ko na lang kung ano pa yung mga kakailanganin kong files siguro later. Hahanapin ko na lang doon. Anyway, I create a folder per school year. So, ito yung folder ngayong school year. I only handle to grade level. So, nandito ang AP8. In every folder, may subfolders ulit yan for online class, yung mga recordings ko dyan or mga PowerPoint presentations na nagawa ko.
And then for quarter 1, ito yung mga modules nila. Ganyan yung file name, simple lang, AP8Q1 week 1, ganun. And for quarter 2, ito naman. Ayan. So, gumagawa ako ng, ito pa rin yung sekreto ko dyan, no, para mapadali yung trabaho ko. Meron na akong piniprepare na template pag in-open ko yan. Kasi yung mga modules na na-download natin from DepEd, kailangan nating i-edit kasi ulit yun eh, to maximize yung space, diba? Kasi nagtitipid tayo ng pondo. And at the same time, kinokorrect na rin natin yung mga errors na nakikita natin kasi shared responsibility natin yan, di ba? Ayan, next, bukod sa mga modules, meron din akong folder for grades. Yan, ito yung mga grades ng mga estudyante ko. And may nakasave lang lagi na template yung blank. Ayan. LP, of course, fini-fill in ko na lang yan. Tapos ito yung mga na-download ko recently na nagamit ko na rin. Yan, tapos ito rin, may mga folders ako sa lahat ng mga responsibilities ko sa school or sa mga taunan ko nang ginagawa. So, advisor kasi ako sa AP Club, mayroon akong folder niyan. Ayan, may mga voice, ano ba meron dito sa voice recordings dito? Ah, mukhang na-misplaced to ah. Kasi nga reset ko yung laptop ko, so medyo out of place pa yung iba. Itong voice recording, wala to dapat dito. Anyway, ayan, so nandito yung mga kagamitan at mga bagay na na-accomplish ko sa AP Club, mga action plan, ayan, yung mga reviewers na ginagawa ko, kasaysayan ng daigdig, mga questions, Cordillera History Quizby, mga reviewers, nandyan lahat. Kasi kapag nagpapa-quizby ako, mga activities sa AP Club, binibigyan ko ng reviewer yung mga bata before we proceed with the quiz piece. Usually, binibigyan ko sila ng reviewer sa Philippine History and Cordillera History. Yun. Next, consumerism. Taunan na kasi to, no, na activity rin yan, consumerism. So, nagre-review rin ako ng mga students ko. Ako gumagawa ng mga reviewers nila. DTR, syempre, lagi yan. So, may template tayo palagi. Ginagawa ko dyan, Ctrl-C ko lang yan. Ctrl-C, Ctrl-V, every month. Yan, ginagawa ko kasi ayaw, tinatamad akong magsulat. Kasi, di ba, pag handwritten yung DTR mo, pag nagkamali ka pa at may tapal-tapal, medyo mahina ako dun eh. Next, enrollees. Ito naman yung sa mga lately lang, no? Gusto ko kasi may listahan ako ng mga students. Mas importante lang sa akin yan. Binolunteer ko lang naman to na gawin kasi gusto ko organized yung mga anything about mga records for the students. Yan, ginawan ko kasi yan ng Google Drive. Ito rin, exams. No? Taunan na kasi to. So, syempre, hindi naman na nagbabago yung topics natin doon sa mga subjects na handle natin. So, always nakasave lang yung mga exam ko. Bawas din yun sa trabaho eh, di ba? Hindi ka na gagawa ng exam every year. Pero syempre, nire-revise mo lang siya or ina-update mo lang siya kasi minsan may mga bago kang inputs, di ba? Sa mga bata or merong hindi natapos na lesson or merong idagdag. Tapos syempre, ginagawa natin yan ng TOS. So, ina-update lang natin yan. Pero nakasave lang siya dyan para hindi ka mag-start from scratch every school year. Itong Excel files, ito yung mga yan pa rin yung mga files na out of place dahil nga na-reset yung laptop ko. Faculty, tingnan natin. Ito yung mga pictures namin ng mga workmates ko. LDM, kasi syempre may LDM tayong mga ginawa lately. So, lahat talaga ng mga bagong ganap sa DepEd, mga bagong requirements na kailangan nilalagay ko lang dyan. Ginagawan ko sila ng folder. So, wala akong folder, no, for IPCRF. Sa last na laptop ko, meron akong folder noon. Yung mga IPCRF ko, since nag-start ako ng DepEd, nakasave lang lahat. Yun ngayon yung mga nawawala. Pero anyway, at least meron akong hard copy. Yun yung mas importante. And meron namang bagong template ngayon na Excel na. So, wala naman ng problema. Basta meron akong hard copy, okay na yun. Ang gamit lang kasi nung mga soft copy, kaya ako sila kinikip. Para may basis lang ba ako ng mga kailangan i-prepare for this school year, i-review ko lang siya. Parang tinitingnan ko kasi every now and then, pagdating ng mga mid-year or December ng mga ganyan, medyo binabalikan ko na yung mga indicators sa IPCRF. Ito ba, nasa pool ko na ba ito? Uy, kulang pa ako dito. So, nire-review ko lang. Kaya lagi akong may soft copy. Lesson plan, syempre, ito yung sa mga previous school years, no? Ayan. Nakasave lang dyan. Mga contextualized LPs na mga sinasubmit. Mga demo LP ko rin. Sinesave ko lang palagi. I keep a copy. Mga memo na importante. Syempre, ito yung latest lang na dinownload ko. Pero dati marami yan. Minutes of meeting kasi I'm the faculty secretary. Nandyan lang din yan.
Marami kasing mga nabura. Ayan. Module guides, kasi gumagawa ako ng module. Anyway, may gumagawa naman na ng iba. Next, more. Ano nandito sa more? Oh, okay. Mga ano lang, mga naligaw. New resources. Ah, ito yung mga lately na dinownload ko ng mga modules. Kasi gumawa ako ng sarili kong website, yung froyscorner.com. Intended to share resources sana, no? Pati yung mga self-made resources ko. However, hindi ko siya na-achieve ngayon kasi hindi ko rin expect na magiging ganito rin kahirap. Itong COVID-19 pandemic talaga, hindi natatapos yung mga papers na iti-check. And marami kasing kailangan gawin. So, hindi ko pa na-achieve and nag-lapse na yung parang kontrata ng website ko. Eh, medyo mahal. Hindi ko siya ni-renew for this year. Hindi kasi free. Naglakas loob lang kasi ako na magkumuha ng paid subscription ng website na yun. Parang gusto ko lang i-try. Pero meron din naman palang free version. Pero anyway, at least na-try ko lang siya. Other word files, ito pa rin yung mga hindi ko pa nare-rename na mga files, no? Sa pagkatapos na ma-reformat, ang aking, uy, meron na pala dito yung mga IPCRF ko. So, na-rename na pala ng kapatid ko. Salamat naman. Yan, IPDP, IPCRF. Tapos, nandito rin yung mga rubrics ko, mga ginagawa kong rubrics per activity. Next, pub files. Kasama pa rin ito sa mga files na out of place. Ayan. Kasi gumagawa ako ng template ng mga certificates na ginagamit ko for SSG-related activities. And then, meron akong folder for Quiz B reviewers. Meron akong folder for Popcom. Yan. Meron din akong folder dati for economics, for world history, for Cordillera history. Pero na, ano nga, nung na-reset na yung laptop ko, nawala lahat ng yun. Pero buti na lang, na-print ko na yung mga reviewers na yun. So, may hard copy na ako sa school. Dadagdagan, or parang kung meron man ako idadagdag, ipiprint ko na lang later on. So, hindi ko na pinaproblema. Ginayaan ko na. Itong Popcom lang ang nawala ng estudyante yung reviewer niya. Kaya namroblema ako na, oh my gosh, paano na yung reviewer? Pero buti na lang, na nakapag-save pala ako ng copy sa aking flash drive. So, yun, na-salvage ko si Popcom reviewer. Ipiprint ko later on. Pati si Econ reviewer kasi na cancel yung economics quiz B or natanggal siya actually as an annual event. Eh, nire-review ko na yung estudyante noon at ginawan ko na siya ng reviewer. So, hindi ko na siya print nung nalaman kong hindi tuloy. Sayang naman. Next, mga research tools namin sa DepEd. Ayan. Ito yung mga BER format, innovation, non-BER format. Nandiyan lang yan lagi para anytime na kailangan ko. Schedule. Ito, gawa-gawa ko lang yan. Mga time na iniisip-isip ko paano nga ba ang schedule ng learning ngayong school year na to. Sectioning. Bakit ako meron ito? Ano to? Ito ata yung mga sinend sa akin ng advisors na updated list ng mga students nila. Yeah, I think. Yan. I just keep a record kasi. Pag later, pag nakita kong hindi ko na kailangan, saka ako buburahin ito namang Sir Doms. Ano lang to? Mga videos nung last na Christmas party namin na kinip ko lang for. Ayan. Di na yun dapat makita. Next, SSG, syempre. I have a folder. Usually din, may mga separate folders yan per school year na nag-handle ako ng SSG. Nabura ulit. So, ang meron tayo ngayon ay 2020-2021. So, ito yung isa kong iniisip na sana, i-programa yung boses ng Bakaking NHS, pero hindi ko pa na-finalize, hindi ko pa natapos. So, usually sa SSG, marami akong folder dito. May folder ako for proposal, folder for accomplishment report, folder for resolution, and folder for division memorandum, mga memo. So, sa proposal, lagi akong may template niyan. Ganito itsura niya. Dapat may template din ako dito na paper. Tapos, duplicate ko lang yung folder na yun and fill in the parts for every activity na gusto kong i-propose o iniisip kong i-propose na gawin o i-implement sa school. And then, pagkatapos ng bawat activity, gagawin ko siya ng accomplishment report. Nakasave lang din lagi dito sa folder na to. I like keeping files kasi it makes my work easier. Kasi kung taunan ko na siya na activity, i-recycle ko na lang basically yung proposal, di ba? And i-update mo lang yung ibang important information. Ganun din sa accomplishment report niya, yun na mismo, di ba? I-update mo lang din yung mga other information doon. So, it makes my work easier talaga when you have the soft copy. So, resolutions naman, ito yung mga resolutions na no-author namin sa SSG.
Hindi pa yan kompleto actually, sayang naman, hindi ko na mahanap yung iba. Meron din akong template dito kasi meron kaming SSG printing sa school. Meron akong Excel form noon dati on how I monitor the finances. Pati yun, nabura. Pero naprint ko naman yung hard copy before siya nabura. So, okay lang. Next, after SSG, we have the syllabus or actually CG. Pero pinangalanan ko lang syllabus. AP 10 LM, meron ako niyan. Next, pati ba pang mga LMs, no? Nag-save lang ako ng copy from other subjects kasi pag nakakakita ako ng resources kahit na hindi para sa AP, I download, sinasave ko lang kasi just in case may mga ilangan na kapwa teacher, may share ako. New resources for G7, ayan, mga na-download ko lang din na resources from DepEd LRMDS, mga grade 8, ayan, mga nahanap ko. Lahat ng mga to actually, in-upload ko din sa website ko. Ayan, kung sino mang matulungan. And then, ano pa bang meron tayo dito? MELC, ayan, nakasave lang dyan. TG, draft ng AP10, nandyan lang din. Pero, ano kasi, hindi rin ako yung asin na super malibro. Siguro, nagkaroon lang talaga ng malaking gamit ang libro para sa AP. This school year, nabigyan ko ng tigisa yung mga students ko. Pero, kung normal talaga, hindi ako malibro. So, walang problema sa akin kahit na walang libro sa AP10 kasi basta meron akong ano, meron lang din akong textbook na guide for me. Pero lahat naman ngayon, masasearch mo na sa internet and you have to innovate. And yeah, for as long as meron kang CG, okay na sa akin yun. Okay lang kasi kung ang handle mo lang naman ay one subject or two subject, ako masaya ako na two subject ang hawak ko. Pero kung more than two subject na siguro yung hawak mo at wala kang libro, magiging problema rin talaga yun. Mahirap. Next, after the syllabus, meron tayong video files. Ito pa rin yung mga na-misplaced na files nung na-reset ang laptop ko. Hindi ko pa siya naaayos. Hindi ko pa siya nasi-segregate. Virtual awarding. Ano meron dito? Finally. Tingnan natin. Ah, ito yung ginawa kong video nung nag-virtual awarding kami. Grade 10 nung last school year kasi nga na-COVID tayo. Vlog or reflection paper kapag may mga outputs yung mga students ko, no? Sinasave ko lang dito pero eventually i-delete ko rin yung mga yan. Kasi yung iba nag-send sa akin via email, yung iba via messenger, yung iba through their cell phone. So, gagawa ulit ako ng folder to keep a record of those. And then, meron tayong webinar certs. Lahat ng mga ina-attend natin na webinar lately, sinasave ko lang dyan yung mga certificates. Ayan, and yung mga iba na mga extra-extra lang na hindi naman kailangang magawan ng folder, nandun na lang sila sa labas. Ayan. May card pa pala akong binigay sa kanya. Comment from my teacher. Kasi I'm a social studies teacher. Tapos, parang galit